Ito po guys ang mound ng mga anay. So tumubo na naman po ulit sila. So dati punong-puro yan dito. Tapos binungkal namin, hinapot namin yung lupa. Ngayon ito na naman, may bago na naman, no? Nag-build up na naman po. So kailangan na naman namin itong tanggalin. So nagtataka lang ako, bakit kaya nagkakaroon ng ganito? No? So isa-search ko nga din kung anong nagiging cause ng pagkakaroon ng ganitong mound. Ang mound na ito ay nagiging urban legend, di po ba? Kasi pinapaniwalaan na ito ay nuno sa punso. So nagiging mythical po ang dating ng bahay ng mga anay. Okay? So ayan guys, oh. Binungkal ko yung ibabaw banda. Dami. Sisirain na naman nila yung ano hanggang sa makarating doon sa bahay, meron na eh. So, ayan guys, ang ginawa ko po ay isprehan sila ng Baygon. At so far, nakikita ko na hindi ko lang kung nangihina lang ba yun o namamatay na. Kaya, itatry ko ulit. Dami pa rin. Ano po? Talagang... patay kay sa akin ngayon. Hello guys! Good afternoon! Sel here on Selerina's Mug. At today po, this is just a trivia. Pero ito yung trivia na gustong-gusto ko talagang ma-explore or magkaroon ng talagang konting depth ang aking pag-search kasi nga naiintriga po ako. Okay? So this is all about termites, no? So pagka sinabing termites, mga anay 'yon. Dati ang alam ko po, yung mga anay, yun lang yung mga yung of course na doon sa lupa. Nandun sa mga hamba ng pinto in which nagbiktima na rin po ang aming pintuan, yung sa CR namin. Sira na kasi nga inanay siya before bago namin nalagyan ng gamot. So, yun nga yung napanood nyo, yung nandun sa labas namin sa may munting halamanan po namin. So, dumami na naman po ulit siya. Nung kanina ako ay magdidilig, nakita ko. So, bumalik sa interest ko yung pagre-research ng konti. Kung ano ba talaga at bakit sila ganon. Okay? So, syempre na nakita ko na kung sila isang mga part lang na insekto. Pero talaga guys, sa totoo lang, hindi ko alam na ang anay pala ay yung pala yung lumalapit sa mga ilaw. Tapos, yun sila may mga pakpak. Akala ko ang tawag sa kanila niyan ay gamo-gamo. Hindi ko talaga alam na sila pala yung lumalapit sa mga ilaw, sa mga poste, lalo na kapag ka tag-ulan or pagka medyo ulan, sila pala yung natudoon at talagang nagsoswarm sila doon. Anay pala yun. Oh my God, hindi ko yun alam. So now I know. So that is already a trivia, additional knowledge on my part po, on my part. Kasi baka yung iba marami nakakaalam na yung nandoon talaga at lumalapit sa mga ilaw kapag ka umuulan-ulan, ay akala ko kung ano lang yung insekto rin. Yun pala yung anay na nanggaling sa lupa pagkatapos, yung mga may mga pakpak na. Sila pala yun, yung nasa ilaw. Okay? So, tinignan ko rin, ano ba ang cause? Bakit nga ba sila nag-i-exist? Saan ba sila nanggaling? So, according dito sa research na ginawa ko, sila pala ay parang mga langgam na sa ilalim ng lupa. At gustong-gusto nila yung mga parts na kahoy at moist, nagmo-moist. Kaya pala, sa CR namin, since laging basa, doon sila, yung hamba namin, sinira na nila. Ang babait nila, no? So,
nasira na nila yung hamba, yun pala yung favorite parts nila, favorite na tirahan nila. Okay, kaya pala din ang lupa, usually kasi yung lupa na binungkal ko kanina basa, pero the other parts, tuyo. So, sabi nung kapitbahay namin, baka kinuha nila yon galing sa loob ng bahay ninyo na. So, ibig sabihin, itong bahay namin pala, ay baka pinamumugaran ang ibang parts ng mga anay. O, diba? Buti na lang hindi naman sila ganun ka, ano, pero nakakaistorbo po talaga sila. Mabuti na lang, another trivia, hindi ko po alam na ang bygone pala, na isang insecticide din naman talaga, ay pwede sa anay. So, mabuti na lang may bygone kami. At may natira pa, yun na, spray ko kanina. At so far, balikan ko mamaya, mamaya hapon, kung manabuhay ba sila ulit. Another thing po, sa kakasearch ko ng mga anay-anay na yan, meron ako nakita sa YouTube, ipapakita ko rin ngayon sa inyo after this kadaldalan ko, yung palang mga anay sa ibang bansa ay kinakain. Diba? Kinakain nila. So what they did is, parang gumagawa talaga sila ng mound. Tapos yung mound na yon ay binabasa nila. Pagka nabasa na nila, siguro in a few days time, iche-check nila kung mayroon ng anay doon sa ilalim. Pag na-check nila na may anay na, mag-ano yun sila, lalagyan nila ng, ay, bubuhusan nila ng maraming tubig. Siguro para lalong lumaki. Kasi ang anay nga, hindi na bubuhay sa tuyo na lugar. So, binuhusan nila ng tubig, tapos tinakpan nila ng tela, and then, after some hours, yung pagkagabi na, naglagay sila ng ilaw. Katulad na sinabi ko kanina, naglagay sila ng ilaw. Tapos, tinakpan nila ulit yung pinaka-mound para makulong doon lahat. Yung ilaw, kasi lalapitan yun ng mga anay. So, inantay muna nila, tapos nung lumabas yung mga anay, puro na may pakpak. Doon ko talaga nalaman na ang anay pala may pakpak. Ang alam ko yung gumagapang-gapang lang. O, diba, dami kong hindi alam sa mundo. No? So, ganun po. Ay, inaamin ko naman po. Kasi mga, siguro, kung makonsider man yung nagkahinaan, ay di kahinaan ko. Ano naman. At least ngayon, alam ko na. So, ganun po. So, yun ang ginawa. So, ipapakita ko yung video nung mga, hindi ko alam kung ano yung nationality nila eh. No? Hindi ko rin naiintindihan. Although, meron namang translation. Pero, hindi ko talaga gets yung salita nila. Pero, ipapakita ko doon na from there, nung kinuha na nila, tinanggalan ng pakpak, tapos binilad, giniling, at parang pinrito ba yun? Ginisa, whatever. Tapos kinakain nila, guys. Okay? Haka, panuri natin. At least alam nyo na rin. இந்த மேட்சல் வந்தாதான் ஏசல் எடுக்க முடியும். மேச்சல் இப்போ அதே மாதிரி நல்லா இருக்குது. நல்லா ஜம்முன்னு ஒரு ஏசல் வெயில் அடிச்சா அப்படியே
எல்லாத்தையும் போட்டு கலந்துடலாம்.